Hello guys, so what's up? So mga kapadyak dyan, so nandito tayo ngayon sa panibagong YouTube video guys. So nandito ako ngayon, ayun, nakikita nyo naman guys. Dito yan sa Marso Bike, dito yan guys sa Phase 1, Lot 1, hangahaba. Basta Loma de Gato yan guys, Loma de Gato, Marilao, Bulacan. So malapit lang to sa Maykawayan, so tatawid lang ako ng tulay, Maykawayan na. Ayan. So kasama ko ngayon, ang isa sa may-ari. Ayan, si Sir Carlo, ayan o. At ang kanyang pinsan na si Sir Patrick. So bago yun, guys, bago mag-bike check, shoutout muna sila Sir Carlo, ayan o. Hi, good morning po. Ini-invite ko po kayo na bumisita sa aming bike shop dito sa Block 1, Lot 1, Phase 1, sa Heritage Homes, Marilao, Bulacan po. Ayan, Sir Patrick, may mamabatiin ka ba dyan? Hello po, good morning po. Binabati ko po yung nanay ko dyan sa Dubai. Ayan. Di ba? Ayan. So guys, by the way, bago tayo mag-bike check, meron nga palang sasabihin si Sir Carlo. Sa mga gusto mag-purchase or sa mga bibili ng bike dito sa Marso Bike Shop. Ayan o. Hi, good morning po. So, regarding po sa mga units natin, pag may kursanada po sila, may freebies po tayo na bottle cage holder at choice of tail light or end chain stay po. Ayun. So yun, no? any kind of unit ng bike. Ayun, kita niyo naman guys, so may freebies na, may bike ka na, may freebies ka pa. So guys, ang ibabike check natin ngayon. Ngayon lang ako nakakita ng bike na to, Chada. So naalala ko yung theme song ng na Dragon Ball, yung Chada. Hey, chala. De, joke lang yan, guys. Mabike check tayo ng Chada Apache. Ayan. So, guys, wala nang intro. Diretso agad tayo sa bike check nito. So, yan, guys. Ang ating ibabike check ngayon, ang Chada Apache. Parang team song lang ng Dragon Ball. Eh, no? So, simulan natin ang bike check sa kanyang frame, guys. So, kung makikita mo ang frame niya, guys. Pag nakikita ko yung ganitong geometry ng frame, yung halos straight ang kanyang seat tube saka top tube, is small, kung hindi ako nagkakamali. Yun lang. Pero siguraduhin natin yan. O, ayun, o. Kita nyo. 15.5 ang size ng ating frame. Ang size ng ating bike ay 29. So, 15.5 yung kanyang seat tube. Nakikita nyo, merong pagkabend dito. Konti lang naman yung pagkabend niya, guys. Konting-konti lang. Hindi mo masyado mahalata kung hindi mo papansinin. At, medyo metallic finish yung kanyang pagkakapintura guys, para siyang may glitter, shining, shimmering effects sa yan, no? Tapos dito sa down tube pa square. At yung mga letters niya, lahat ng nakikita niyong design dyan, naka top coat. So wala akong nakakapamakinis yan. Ayan, dito dumaan yung kable ng preno, siguro to. Ayan, preno nga. Ayan, tapos internal cabling tayo guys. Yung nakikita niyo na kable na to, kung hindi ako nagkakamali, RD yan. Tapos sa kabila, bakante. So bakante yan kasi naka 1x. Ayan o, naka 1x lang tayo. Kita nyo naman o. At tingnan natin kung saan lumabas. Pag ipinasok mo dyan, syempre may lalabas. So dito guys, lumabas yung kable. Ayan, ito yung isa. Ito yung kable ng RD. Ayan, ito yung kable ng preno sa likod. So dito naman, hindi tayo smooth welding guys ha. So, meron niyang uod ng pagkaka-welding dito sa pinakababa at dito sa kanyang seat tube at dito sa may bandang headset niya. Ayan. At dito sa pinaka-top tube niya guys, may makikita ka dyang Apache. Tapos, double-butted aluminum technology. Dalawang puwet ang pwedeng umupo dyan. No? Kasyang-kasya, dalawang puwet dyan. At dito, meron tayo makikitang Chada. So guys, ang Chada ay yung brand at Apache ay yung model. At dito sa kanyang head tube, guys, unat na unat, tunay na lalaki yan, diretsong diretso, tayong tayo yan. No? Oh, straight tube tayo na merong Chada dito sa harapan, no? Diretsong diretso, parang tubong-tubo lang yan. Ano? At dito ganyan sa kanyang seat, ano ba to? Nakalimutan ko na, na mental block tayo. Kanyang seat stay, pabilog to. Ayan, pabilog na meron dito ang bridge. Ayan, dito ka maglalagay ng tapalodo kung gusto mo. At may konting bend dito. Ayan, so nakikita ko yung shining, shimmering effects na yan guys. Metallic. At itong nakikita natin na blue at gray pintura yan. Makinis yan, naka-top coat yan. At ito na guys, meron tayong dropout dito na papalitan yan. So isasama na natin yung dropout na yan sa lahat ng
bike check videos natin kasi meron tayong nakitang frame na hindi napapalitan yung dropout. Ayan. So, napapalitan niya na. Ayan, guys. Oh. At dito sa chainstay, medyo pababa to konti. Oh. Ayan, pababa. Yung ibang nakikita natin, guys, padaretso. So, ito pababa. Ayan. Pababa. Spaghetti, pababa. Pababa ng pababa. Tapos dito dumaan yung kable ng RD. Ayan, dito. Ayan. Tapos ito yung kable. Ayun, no? At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork nga, guys, buckle lodi. Ang kanyang crown. Buckle lodi ang kanyang arc. Yung, nakalimutan ko na naman din ito. Stanchion niya, guys, buckle din. 120mm. At itong lower niya ay buckle din. So, antigas nito, guys. Tapos, itong nakikita niyong chada na to, sticker lang to. So, pwedeng matanggal yan. Pwede nyo rin hindi tanggalin. Nasa sa inyo na yon. At syempre, meron tayong manual lockout. Tapos, sa kabila ay preload. Ayan, no? Ayan, preload. At dito tayo ngayon. Sa kanyang hubs. Ang hubs niya, walang tatak. Walang tatak, guys. Tatak, buhin. Ayan, no? Lagyan natin ng tatak. Talagyan tatak, buhin. Ayan, ha? Walang tatak. Alloy na yan, guys. Oh, di ba? Ang ganda nito. Alloy. Tapos, crown bearing pa siguro to, guys. Kasi rubber yung cup niya dito, eh. Hindi ko masabi kasi, guys, di ko masilip. Ayan. Quick release. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes. Ang kanyang tasbo. Siyempre, alloy yan. Baka lang ating spokes. Ayan. At double wall. Alloy na rim na may sticker na chada. Ayan, chada, oh. Ayan. At ang ating gulong. Hanap tayo ng tatak. Uy, walang tatak. Tingnan natin sa kabila. Baka meron sa kabila. Wala din, guys. Yan, wala, wala. Pero ang sukat niyan ay 29 by 2.10. May dumaang chicks. Lumabo yung camera natin. 29 by 2.10. Pangkalsada yung ano niya, guys. Yung tires niya. Pangkalsada itong mga ganitong tusok-tusok na yan. At dito sa kabilang hubs, ganun din yan, guys. Wala rin tatak yan. So, tingnan natin. Tuwad tayo. Tingnan natin kung may makikita tayong tatak. Ayan, wala, guys. Ayan, tuwad tayo ng tuwad dito, eh, no? Alloy, lodi. Ang ating hubs, quick release lodi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes lodi na hubs na alloy, quick release. Baka lang spokes, double wall alloy na rims na may sticker na chada. At gulong na walang tatak na ang sukat ay 29 by 2.10. Ayan, no? At dito tayo ngayon sa cogs. Pero bago yung pakinggan muna natin. Ayun, tunog may kaya, guys. Ayan, no? Tunog may kaya na to. At bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5. So 10 speed na to, guys. Pwede na to. Laban na to sa ahon. Ayan. Ang tatak ng ating cogs ay Sunshine Edze na 11 teeth to 42 teeth. Tama, 11 to 42. Hindi ka na mabibitin dito, guys. Ayan. At ang ating RD ay MX10. Parang gamot lang, ano? MX3 capsule. De joke lang yun. Plastic yung kanyang ano rito. Ito, plastic. May video ko, guys, kung paano ma-repair to. Just in case masira. Ayan. So, ihanda na yung sarili nyo. Masisira yan at masisira kasi plastic lang to. Pero merong paraan. Pag nasira yan, sabihin nila, may paraan. Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Ayan, oh. At ang kadena natin. Ang kadena natin, hindi ko mabasa. Ayan. Hindi ko talaga mabasa. Ano to? 10 speed. Yun lang, guys. No, may letter D. 10 speed na may letter D. Yun lang ang nakalagay sa kadena. At ang crankset natin ay alloy lodi. Ragusa yan. Square tapered. 170mm yan. Ang ganda nito, guys. At ang chain bolt niya ay silver. Ang chain ring niya, guys, ay bakal. So, bakal yan. Bakal yan! Ayan, ang ganda nito, guys. So, at ang seat clamp niya ay made of alloy. Alloy yan, guys. Alloy lodi, oh. At ang seat post ay bakal. 27.2 yan, guys. Na 370mm ang haba. At yung clamping type niya, guys, pa dito. Yan yung may ngipin.
Ayan, dyan kami nagsimula nung bata ako. Ganito yung mga clamp ng seat post dati. At ang pedal niya ay Tick Plus. Tick Plus yan, na ball bearing type. Ito, ayan o, ball bearing type yan. At ang upuan niya guys, makapal ang foam na matigas. Ayan, tapos sa ibabaw, ang haba nito guys o, sa kantaba. Ayan o, tingnan mo naman, hinahawakan ko na o, taba o. Ayan, at dito may hiwa, dito dadaan yung utot mo, at may kanal dyan, so dito dadaan yung ihi mo. Ayan, so may iwan ka kasi pag umihi ka pa. At ang lapad nito guys o, pasok na pasok ang puwit mo dyan. O ayan o, pasok na pasok ang puwit mo dyan. At dito tayo ngayon sa handlebar guys. Ang haba nito guys, 720 mm, made of alloy. Yan guys, alloy yan itong ating handlebar. Medyo nakataas siya guys, konti lang naman. Tapos straight yung ating handlebar. Ayan. At ang ating stem ay alloy din yan, na may tatak na tsada. By the way, itong handlebar natin may tatak din yan ng tsada. 100 mm to guys, 100 mm. Ang headset natin, ito alloy. Spacer natin, dalawang alloy. At flat ang ating dust cap. So flat yan, siya sa mga may hilig sa flat dyan. Ayan o, ayan, ako naghahanap din ako ng flat. Bakit ako naghahanap ng flat? Para bumaba tong stem. Kasi kapag yung medyo naka-rise yung ano mo, cup mo, madadagdagan yan, tataas yan. O, diba, ganun. At palagay ko, integrated headset to. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi pa kasi ako nakapagbaklas ng mga built bikes eh. Ayan. At dito tayo, punta tayo sa kabilang side ng bike guys, para makita natin yung caliper at yung kanyang rotor. So, yung rotor niya guys, pangkaraniwa 160 mm, naka-IS mount yan, yung caliper niya, Logan. Ayun. So, nakalimutan natin. Ang caliper niya ay gawa ni Logan. So, preno to ni Wolverine. Ayun, ang ganda nito, guys. Hindi nakalimutan ko sa inyo sabihin, guys. Balik tayo rito. Ang lever niya ay Logan. 'Yun, no? So, parang kasama mo palagi si Wolverine ito, ang tapang nito. Ayun. Sa kabila ganun din Logan. At ang shifter niya ay Senza MX-10. Eh, ang dami, tagal na nating nagba-bike check, guys. Hindi ko pa nakikita yung 10B na 'yan. Siguro yung B yung shifter ng FD. Hula ko lang 'yon, guys, ha. At ang grip niya ay gomang-goma, guys. Gomang-goma 'to, matigas. Ayan, no. Matigas nito, oh. Sa kabila, ganun din. Oh, ayan, no. At punta tayo dun sa kabilang side ng caliper. So ito yung caliper niya, guys, Logan. Post mount 'to. Kita mo yung pagkakalagay dito guys oh. Talagang nilagyan siya ng rice dito para magkaroon ng post mount. Ayan, ganda, Logan yung kanyang caliper. 160 mm na rotor. Ang ganda oh, mayroon dito talagang bend. May pagkakabend dito. At ito yung kabilang side nung crank arm or crankset. 170 mm, square tapered. Ang ating BB guys, buti pa tong bike may BB. Yung nanonood wala. Joke lang yun. Seal bearing to. Seal bearing, kung hindi ako nagkakamali sa mga gantong BB. At dito guys, ito yung stopper ng kable kung gusto mo maglagay ng FD. Ayan. So kung maglagay ka FD, dito mo dadaan clamp, yung clamp type na FD yung gagamitin mo. At nakalimutan ko may bridge din dito. Ayan, para saan to? May mga nakikita ko mountain bike guys na nilalagyan to ng sa ano, center stand. Ang galing oh, may center stand yung kanilang bike. So palagay ko guys, wala na ako nakalimutan dito. So liyapan uli natin guys, ang ganda nito oh. Tsada, head tsala, parang ano lang, Dragon Ball eh, no? So guys, ayan ang ating bike check ng Tsada Apache. Ayan, nagkakalaga nga ito. Nagkakalaga ito ng 14,500 pesos. Dito yan sa Marso Bike Shop. At kagaya ng sinabi ni Sir Carlo kanina, meron pang mga freebies na nag-iintay sa inyo once na nag-purchase kayo ng bike dito sa Marso Bike Shop. So ilalagay ko sa description ang kanilang contact number, Facebook link, at lalo na yung Google Map sa mga gustong mag-avail ng bike na na-bike check natin. Pero madami pa silang bike dito guys, ayan o. Oh, di ba? At bago tayo magpaalam, shoutout muna yung mga nakita ko rin ng mga bikers dyan, no? Shoutout sa ano? Sa
Nanay ko. Shoutout nga po pala sa Panjahol Budeler, si mga nag-aaya po doon na hindi po sumasama. Ayun o, labo doon. Special shoutout sa mga bikers dyan. Special mention, Paolo Miraflor. At ang kanilang mekaniko, guys. Ay, sino ba yung mekaniko? Ayun pala. Ayan, guys, hanapin nyo lang yung mekaniko nila pag magpapagawa kayo ng bike. Pangalan mo, sir? Melvin po. Melvin. Ayan, sir, shoutout. Shoutout sa nanay ko. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutang pindutin ng like. Share na rin kayo, guys, at comment kung ano masasabi ninyo dito sa ating Binay Check na Chada Apache. At huwag kalimutang pindutin ng subscribe button. Road to 5,000 na tayo. Hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kita kayo sa susunod na video. Bye-bye!